Hello everyone, for this episode, I'm interviewing one of the country's most active and very busy models, female models. She won Binibining Laguna 2019 and represented the province in Itbulagas Miss Millennial 2019. Please welcome Eloisa Howard. Hi, Eloisa. Kumusta na? Nasa bahay ka ba? Hello, Direk. Nasa bahay ka? Nasa bahay? Kumusta pala? Sinong kasama mo nga dyan ngayon sa bahay mo? Bali, kasama ko po yung kakamukal na mo. Tita mo. Lakasan mo lang yung boses mo kasi medyo mahina ang dating. Anyway, at least may kasama ka, di ba? Wala na si Mami, di ba? I'm sure kinakaya mo naman. Ikaw pa, Diyos ko. Anyway, Eloisa, para lang sa audience natin, pakikwento mo naman sa kanila, sino ba si Eloisa Howard? Hi, ayan. Hello everyone. Ako po si Eloisa Howard, 21 years old, and currently taking Bachelor of Science in Psychology. I also do modeling and do fashion shoots sa mga different brands here in the Philippines. Ayan. Pero ano, before 18, nagmo-modelo na yan, ano? Ilang taon ka na rin sa industriya, ano, Eloisa? Masasabi mo bang isa ka ng ganap na modelo? Bakit? Nag-start ako direct when I was 15 years old. So 21 na ako ngayon, more on. Sabihin natin as 5 years na rin ako sa industry. And masasabi ko na rin naman na Eloisa? Okay. Model as Eloisa Howard po. Oo naman. Alam ko yan. Hello. Alam ko yan. Oo. Na-reach mo na naman yung gusto mong ma-attain, di ba? Kaya lang along the way, diba?
nawala si Mami, siya pa naman yung inspiration mo, di ba? To really fight in life. But you know, life goes on. You have your life to live, no? You have your life. Ikaw din naman, I'm sure si Mami iniisip niya rin yung kinabukasan mo, di ba? Yun din ang inaano niya. So, tuloy lang tayo, no? Tuloy lang, Eloisa, ha? Tuloy lang. Okay. Sa mga nagawa mo sa mga nagawa mo ng shows, Eloisa, alin ang pinaka hindi mo malilimutan at bakit? Direk, syempre, yung nakapunta ako sa New York with Mama Rene. Yung 17 years old pa lang ako noon, syempre. Tapos yun yung pinakaunang out of the country ko para makapag-show and ma-showcase kung ano yung meron sa tourism ng Philippines. And syempre, para sa akin, isa yun sa pinaka-big achievement for me. Kasi as a 17 years old, nakapag-travel ka abroad, New York pa, and nakapag-show ka doon. And yun yung hindi ko makakalimutan. And most especially din, yung nanalo ako as Miss Catwalk Philippines. Isa yun sa pinaka-achievement ko rin sa aking modeling career kasi yun yung nag-open ng doors para makapag-do ako ng mga runway shows, makapag-do ng shoots sa mga different brands. Ayan po. So, malaking bagay yan, no? Anyway, mamaya pupunta tayo sa ibang na-achieve mo na. Pag-uusapan din natin yun. Sa mga nagawa mo ng, sa mga local models pala natin, meron ka bang tinitingala na particular model na ina-idolize mo, gusto mong sundin yung yapak niya bilang modelo? Sino yun at bakit? Ngayon, Derek, si Ate Jasmine Meyerhofer. Diba, supermodel na siya. And yung mga moves niya, pag nasa runway, talaga namang pang-senyora na eh. So, ina-idolize na siya kasi grabe. Super galing niya sa runway. Pag sinabi mong Jasmine Meyerhofer talaga. Ayun. Yun na talagang ano na, di ba? Tsaka mabait pa, no? Mabait pa. Hindi madamot mag-share ng kanyang pwedeng i-share sa inyo, di ba? Sa mga bagets, di ba? Kaya nakakatuwa din yan. Mabuti nakasama mo siya sa maraming shows na rin, no? Na ano, di ba? Paano yung ina-idolize mo nakasama mo, di ba? Paano naman sa international model, si Eloisa? Sino naman ang medyo special sa'yo? Yung ina-idolize mo rin bilang model sa international. Direk si Ate Charlene. Ay, taga Laguna. Yung taga Laguna din. Siyempre, Laguna, di ba, Direk? Ayun, ina-idolize ko siya. Kasi, di ba, yung naabot niya ngayon, nasa ibang bansa na siya, and ang ganda-ganda ng modeling career niya. Oo nga, eh, no? At saka, syempre, proud ka rin province mo, di ba? Pareho kayong Lagunense, di ba? Sana ma-reach mo din yun, no? Sana ma-ano mo, ma-achieve mo rin yun. Hindi nalalayo, Eloisa. Kayang-kaya mo yan. Anyway, ito na lang, alam ko medyo tricky itong question na to. Medyo ano lang, baka isipin mo masyado akong nangi-intriga. Pero gusto ko lang malaman, sa mga nakatrabaho mo ng designers, magbigay ka nga ng limang pangalan na excited ka palaging makatrabaho. At bakit silang lima ang napili mo? Excited is the term, ha? So, sino yung limang fashion designers na Pilipino na lagi mong nilulook forward na makatrabaho sila? At bakit? Siyempre, unang-una, Mama Rene Salud dahil ang dami niyang mga shows and lagi niya akong kinoconsider as her model. And sobrang nakakatabayan ako sa Derek knowing Mama Rene. Tapos nakukuha niya ako as her model. Ayan po. Second naman is si Tito Johnny Abad. Hindi niya ako kinakalimutan. Pag meron siyang mga shows, kinukuha niya pa rin ako. And next is Sir Ranel Espaldon. Siyempre, marami rin siyang naitulong sa akin. So, pag kinukuha niya ako as her model, nakakataba talaga ng puso na I was able to wear his creations, nakakapag-show kami in different mall shows. And next naman, sino pa ba rin? Yung mga nakatrabaho mo na, yung mga nilakaran mo na, pwede sa iba-ibang shows. Marami ka na naman shows na nagawa eh. Ayan. Si Adam Balasa rin. Si Adam, yes. Nakukunin pag kailangan niya ng model kasi Batangas lang siya and ako San Pedro. Magkalapit lang kami. So, ayun.
And next is, sino pa ba? Mga naka-work ko. So, sobrang dami din, hindi ko na maalala kung oh, tsaka mahirap na, baka maintriga ka pa, di ba? Okay na yun. Oh, di ba, baka may makaligtaan ka, magtampo pa, di ba? Oh, uy, wag kayo magtampo ha. Alam mo naman, minsan, pag tinatanong, minsan nabablanko ka eh. So, lahat naman kayo mahal niya. Tapos mamaya ako pa maaalala kung sino. Pero lahat naman sila mahal mo naman, Eloisa, di ba? Gusto mo sila makatrabaho. Diba? Alam nyo, yung batang to talaga mabait. Mabait talaga to. Simula nung nakilala ko, ganyan na po talaga siya. Very soft-spoken. Pag binibiro, tawa lang ng tawa. Kaya hindi rin ako nagtataka that she wants to work with everyone. Kasi lahat naman talaga yung nakatrabaho niya, okay. Diba? Wala na naging problema. Diba? So, hayaan nyo na wag na lang magtampo. Iba hindi na pangalanan, ha? Hayaan mo na. Anyway. Gusto lang ko po kayong lahat. Yan, tama. Tapos, nanalo ka ng isang model search noong 2018, no? Ano ang naramdaman mo na ikaw ang tinanghal na panalo ng search na yon? Ano yung instant feeling nung tinawag yung number mo, pangalan mo? Okay. So, Derek, yun kasi yung pinakauna kong modeling competition. And, sobrang sarap sa pakiramdam talaga na ako yung pinakaunang winner as Miss Catwalk Philippines. And syempre, nationals yun, marami akong nakasalamuhang iba't ibang magagaling din na models sa industry ngayon. And nung tinawag talaga yung number ko, sobrang saya ng pakiramdam. Kasi syempre, nanalo ako ng Miss Catwalk Philippines and hindi biro yung sinalihan ko na yun, yung competition na yun. Kaya talaga naman, sobrang saya. And up until now, Derek, ang sarap sa pakiramdam. Pag paminsan may nakakasalubong ako, uy, ikaw yung Miss Catwalk Philippines, di ba? At talaga, marami nagsasabi. Marami aware. Yes, Derek. Marami aware. Yun. Kasi syempre ako, nagdi-direct ng show. Hindi ako aware kung ano nararamdaman nung nananalo ng ginagawa kong show. So, kaya tinatanong ko eh, ano ba yung feeling? Ano ba yung instant feeling nung tinawag ka? Ano yung talagang unang naging naramdaman mo nung tinawag ka? Okay. Nung naramdaman ko nung direct, nagulat din talaga ako. Talaga? Kasi syempre, alam ko na marami rin akong kalaban na alam kong kaya din nilang manalo. Pero syempre, alam ko sa sarili ko na mananalo ako. Kasi sabi ko sa sarili ko, kailangan ko manalo for this competition. And ayun, after naman nun, nagulat ako. Pero at the same time, sobrang saya ko. Eloisa, first competition mo yun eh, di ba? Ano yung motivation mo para sabihin kailangan kong manalo? Bakit kailangan mong manalo? Ano yung motivation? Since nagsistart na ako ng Derek sa modeling industry, sinasabi ko sa sarili ko na kailangan kong manalo para mas marami pa akong magawang shows, mas marami pa akong makuhang brands. Siyempre, pag mayroon kang title doon, parang isa rin yung advantage para makuha ka ng different brands. Ay, mas catwalk yan, naka-work na yan, ay ganito. So parang sinabi ko talaga sa sarili ko na kailangan kong manalo para sa sarili ko, syempre para na rin sa amin ng mom ko. Yun. Yun siya rin naman yung inspiration ko sa lahat ng ginagawa. Kasi kayong dalawa lang eh, di ba? Kayong dalawa lang. Kaya talaga si mami mo talaga yung inspiration mo, no? O, ganyan nga lang. Siyempre, may panapanahon. Di ba talagang oras niya na siguro? Oo. Di ba, le? Pray na lang natin si mami, no? Lagi na lang tayong pagdadasal si mami. At saka siguro more motivation for you para patunay, mami, o, narating ko na yung pangarap ko. Di ba? Yung mga ganon, di ba? Yes, diba? Tapos, ano, nanalo ka rin bilang Binibining Laguna, no? 2019. Nirepresent mo ang probinsya sa Miss Millennial 2019. Ano naman ang masasabi mo sa karanasan mo sa pagsali sa pageants? Kasi ang modeling, iba yan sa pageant eh. Ano naman ang naging karanasan mo sa pagsali sa pageant? At bakit ka sumali sa pageant? Okay. Derek, ang una ko talagang sinasalihan is more on pageants. And
ang pinaka-goal ko talaga before is manalo as Binibining Laguna. Nung nanalo ako here sa city namin, sa San Pedro, automatic kasi yun, you will represent San Pedro in Binibining Laguna, which is here in province of Laguna, nagsiselebrate kami ng Anilag Festival. And in the year 2019, nag-join ako and nanalo naman ako. Pero syempre, iba talaga yung sa pageantry and sa modeling. Yung paglalakad, yan eh. Yung paglalakad mo, yung pananamit mo as a beauty queen, kailangan lagi maayos, presentable, kasi paminsan nag-judge na rin sila eh. Pinaka the best experience ko kasi doon is after ko manalo, I was able to represent Laguna and Miss Millennial Philippines and Miss Millennial Philippines in Itulaga, where I was able to show more about the tourism of Laguna. Kasi alam naman natin, ang Laguna is more on tourist spots. So, nai-represent ko yun direct. Itulaga, mas maraming tao ang nakaalam more or mas maraming tao ang nakaalam about sa Laguna. Ah, okay. So, na sa tingin mo, malaking tulong yung Miss Millennial Philippines dun sa kahit papano turismo ng Laguna through you, di ba? Sa tingin mo na nakatulong naman? Yes, direct. Nakatulong naman siya. And malaking bagay rin kasi knowing yung Bulaga, national TV siya, maraming nanonood sa iba't ibang panig ng mundo. Tapos, Eloisa, let's face it, no? Kinukonsidera ka ngayon bilang isa sa mga sisikat na modelo sa henerasyon mo. Sa generation mo, ikaw yung isa sa mga aangat, definitely, no? Obviously. Nakapag-show ka na kay Mama Rene sa New York. Ano ba ang pangarap mo sa pagmamodelo? Ano pa ba? Kasi nandun ka na eh, 6 years ka na sa industriya, marami ka na rin nagawa. Ano pa ba yung sa tingin mo ang pwede mo pang ma-achieve bilang modelo para ma-reach mo yung top model status? Siyempre, direct. Hanggang ngayon, talagang nag-work hard pa rin ako para sa sarili ko, para ma-maintain yung katawan ko, na siyempre kailangan slim. And siyempre, tumatanda na rin naman, hindi naman napapata. Sobra ka naman. Nasakit mo naman magsalita. Kaya, ayun din, kailangan para sa akin, ang pinaka-goal ko kasi is maging supermodel, maging model sa US, syempre, yun ang pinaka-goal ko. And alam ko naman na makakaya ko. Pero open ka naman, Eloisa. Open ka naman na subukan muna sa Asia before you go to Europe or North America. Open ka naman. Yes, Dere. Kasi diba, ikaw rin naman ang nagsabi sa akin na mag-start muna ako sa Asia, ganyan. Singapore ba? Direk, tama ba? Singapore, kasi Singapore. Fashion capital, di ba? Pero, yes, kung may pagkakataon, Eloisa, na dumating, na doon ka na, eh okay, naiwanan mo na Asia, unahin mo na doon, kasi mas malaki ang dollar tsaka euro, di ba? Not for anything, no? Kaya syempre, lahat naman ng modelo, pangarap nila makapag-show sa New York Fashion Week, sa Paris Fashion Week, sa London, doon na yung ano, kung makakayanan natin mag-shortcut papunta doon, why not? At hindi natin masasabi ang fate eh. Malay mo, bukas may paglabas itong interview, may makakita sa'yo. Bigla ka ng, you know, she's 5'9". For everybody's information, she's between 5'9 to 5'10 and she has good measurements. So those who are interested, that's Eloisa Howood. Okay? Anyway, Eloisa, ayoko maging emotional ka sa bagay na to. Totoo naman to, nangyari na, no? Nag-iisa ka na lang sa buhay. Okay? Sa di inaasahang pagkakataon, si Mami biglang kinuha ni Lord, no? Sa kasagsagan ng pandemya, di ba? Paano na ngayon ang buhay, Eloisa? Paano na? Ano na mga plans? Ano na, anong ginagawa mo na mag-isa ka na lang ngayon sa buhay? Wala na yung sandalan mo? Paano na? Well, syempre direct, sobrang hirap kahit ilang buwan nang walang si mom. Iba pa rin talaga. Iba pa rin pag-ansan yung mommy mo. Lalo ng mommy pa yung nawala sa akin. And syempre, kahit ganun man yung nangyari,
kunyari, patuloy lang akong lumalaban sa life. Na lagi lang ako nagdadasal, nabigyan ako ng strength na kayanin ko. At syempre, ipagpatuloy ko lang yung buhay. Kasi alam ko naman na ito rin yung gusto ng mom ko. Magpatuloy lang ako na i-continue ko pa rin kung ano yung mga ipinangarap niya sa akin. At alam ko naman na masaya na siya kung nasa siya ngayon. Good. Very good. That's a very good attitude. Kasi at a young age, nawala pareho, nawala sila pareho, at nag-iisa ka lang. So, si mami mo pa naman yung lagi mo, yun yung basis mo palagi sa mga ginagawa mo, di ba? I remember kinikwento mo yan sa akin, at saka minsan sabi niya, direct si mami po, gano'n. Oh, sige, go, go, go. But you know, God has his reasons, and maybe this will make you stronger as a person, no? Kasi pag mag-a-abroad ka din, Eloisa. Pag mag-a-abroad ka din, mag-isa ka lang dun eh. Diba? Mahirap. Diba? So, kailangan masanay ka na sa buhay na nag-iisa. At least wala ka nang iiwanan na mami dito na mag-iisa. Ikaw, kakayanin mo na yun on your own. You still have a bright future ahead of you. Okay? Then, Eloisa, ano lang, kasi nga sabi ko nga sa iyo kanina, ang demographics ng audience ko, pangalawa yung age 14 to 17, ha? 14 to 17 na kabataan. Kung haharap ka sa kanila ngayon, kung haharap ka sa kanila, anong advice na maibibigay mo sa mga gustong sumunod sa yapak mo? Sa lahat ng mga 14 or sa mga teenagers na nanonood ngayon, syempre ang advice ko sa inyo is continue pursuing your dreams. Patuloy lang kayo sa mga pangarap niyo. Bata pa kayo. And mag-figure out niyo rin in time kung ano yung gusto niyo. Basta ang lagi niyo lang gawin is sundin niyo kung ano yung gusto ng puso niyo and kung ano talaga yung pinaka-pangarap niyo. And at the end of the day, I know and alam ko na alam niyo rin na matutupad niyo dahil wala namang pangarap ang hindi matutupad sa taong nangangarap. Na hanggang ngayon yan si Eloisa, nangangarap din yan. Alam niyo ba yun? Nangangarap pa rin siya and she's ano, going towards her goal and her dream, fulfilling her dream. No? Ang dream niya talaga makapag-show o kaya maging modelo, international model, magbigay ng karangalan sa ating bansa through that. And of course, syempre maganda kasi ang bayaran, aminin na natin, for a better life, di ba? For a better life. Eloisa, matagal na kitang kilala, mabait kang bata, masunurin, kung as much as possible, kung masusunod yung schedule, dumarating yan ng maaga. Okay? So, Eloisa, number one, thank you for being a professional that you are. I met her when she was 16 ba yan, Eloisa? 16 pa lang, no? Kilala na kita, no? Oo, 16 pa lang yan, kilala ko na. At talagang ganyan po siya. For those who can't understand Filipino, she's soft-spoken, she's a disciplined girl, and she knows what to do. And she does her job well. Okay, so for those interested, she's open. She already graduated from college. Ay, graduate pa lang, no? You're graduating. Mga ilang years. Okay. In a year's time, she's available for jobs outside the Philippines. If you want, you can contact me through a message here in YouTube so we can talk it out regarding a possible career outside the Philippines. So Eloisa, maraming salamat. Maraming salamat and thank you for sharing yourself. Okay? Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye.